cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor, Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gap where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our module, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn together with our volunteer online tutors. Tara na! Alright, great day sa inyong lahat, mga ka-ELS. We are now live. Go, Tutor Jules. Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. To our grade 11 and 12 learners, good afternoon po sa inyong lahat. Ayan, so joining me today, of course, nagbabalik ang collab week namin ni Ma'am Jules. So she's from Caibiga High School, SDO, Caloocan City. And my name is Tutor Tony, ang inyong makakasama for Senior High School Earth and Life Science. So we are now on quarter 2, week 4. So very interesting ang topic natin today, Tutor Jules. So last week we have discussed about reproduction. So i-relate natin, no? Kung ano bang connection nito sa genetic engineering. Nagkakaroon natin ng feedback. Okay na po. Alright, so once again, we are inviting every parents, every teachers and learners na ihanda na ang puso at isipan sa panibagong linggo na puno ng ag-amazing na pagkatuto. Dito lamang yan sa ETUlay. Ayan, so kasama niyong muli ang inyong tutor Tony at ang inyong tutor Jules. So for today, we'll be discussing about genetic engineering. Sige po, ma'am. Ayan, so we would like to acknowledge, of course, isa sa mga major reference na ginamit po natin for this afternoon ay ang module na provided ng DepEd Region 4A, specifically modules number 24 and 25, entitled Genetic Engineering and Benefits of Genetically Modified Organisms. Okay po. Alright, so for our attendance check, so do not forget, ayan, kitang-kita na, umuulan na ng mga comments sa ating comment section. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at pagmamahal sa mga ETUlay sessions natin. Don't forget to include your name, grade and section, your school, and of course, kung saan makikita yung school na yan, baka may mga bago tayong mga ELS partners. And don't forget na i-flex na rin ang inyong mga ELS teachers. So batiin natin ang ating mga sir at saka mga ma'am. Di ba, Tutor Jules? And of course, please do not forget to share our live stream and be respectful with your comments. Nakamute po kayo, Tutor Jules? Opo. So don't forget to please like and share our Facebook page, our ETUlay ELS with Tutor Tony and Tutor Jules para sa mga updates. Ayan, and other important announcements. Okay po. Next po tayo, ma'am. Okay, hintay lang natin si ma'am Jules. She's having a
technical problem lang. So, mabilis ang shoutout lang. Ayan, nandito pa rin si Hannah Del Rosario, si Cassandra De La Cruz, Katap, Marian Guerra, si Hannah Shell. Ayan, good afternoon sa inyo. Salamat sa pagsama sa amin. Ayan, ma'am. Okay na po. Okay na po. Naririnig po ako, sir. Yes po. Loud and clear na po tayo. Okay. Ayan. So, tapos na tayo. Next po. So, and we would like recognize to... Yes, ma'am. Take it away po. Say congratulations po sa ating mga teacher. Hashtag mahusay sa ating mga teachers, schools, at saka students. Congratulations to the ELS Schools of the Week, Malinta National High School, Valenzuela City, and Polo National High School. Puro taga Valenzuela yung bago natin, sir. Yes, mga bago and natin partners. Our ELS partner schools, Luzon, yeah. Visayas, Mindanao. Parang hindi pa naipasok dito. Ayun. And then, thank you po. The ELS Teachers of the Week, Ma'am Malu B. Bataan, parang pangalawa na, second time na to ni Ma'am, Polo National High School, Valenzuela City. Hello, Ma'am. Welcome back po. Mm-hmm. And Sir Ernesto D. C. Enguero, ang teacher na YouTuber. YouTuber, vlogger ata si Sir. Oo, ang daming subscribers. Nakisubscribe na rin po ako. Hello, Sir. He's watching right now. Hi, Sir John. Yes. Yan po. Thank you for joining us this afternoon. High School, Valenzuela City. Hello, Sir. And then ELS partners. Parang hindi pa siya nasali dito, Sir. Dito sa Manila. I-update natin yan. Yeah, okay. Kasi na-highlight siya this week. Baga siya yung pinaka-top. Oo. Ayan po. Maraming salamat po sa mga teachers. Oo, patuloy na sumusuporta po sa amin ni Ma'am Jules. And let us now proceed to our ELS Students of the Week. Apo, Ma'am Jules, sino-sino po sila? Sino nga ba itong mga to? Maria Marie R. Kita, grade 11, Einstein, galing sa Concepcion, Hilongos National School, Leyte, under Sir Rafael N. Radores. Radores. And then, girly si Casanya of grade 11, STEM Diamond, from Jones Rural School, Isabela, under Ma'am Ivy Pfizer Gabehan. And galing ulit sa Concepcion Hilongos National School, Leyte, under Sir Rafael N. Rodores, Maria May R. Kita, and Romsel Joyce Orgino of grade 11 Humes, Pinagkawitan, Integrated High School, Lipa City, under Ma'am Sherilyn J. Latt. And for the and we would also like to invite Tutor Jules, no? So the ETUlay online tutorial team joins the celebration of the Computer Science Week Hour of Code. So kanina, you can watch, no, if ever na miss nyo yung webinar about the Computer Science Week. Especially, we are inviting our senior high school students. Isa to sa mga skills, no, na kailangan ninyo. Magagamit nito sa when you go to college. And of course, when you become professionals and kung ano man ang landas na tatahakin ninyo, kumbaga ito yung mga essential skills, 21st century skills, yung pag maging maalam sa computers. Our objectives for this week, based from most essential learning competencies, describe the process of genetic engineering, evaluate the benefits and risks of using genetically modified organisms or GMOs. Mm-hmm. So, yung pinaka-focus po natin, no, Tutor Jules? It's all about genetic engineering. So, let's start with genetics. Ito, umpisa na natin. When we say genetics, it's a branch of biology that deals with heredity and variation of organisms. So, when we say heredity, those are the physical traits. Physical lang ba? Yung mental characteristic that can be passed from generation to the next generation or from parents to offspring. And variation of organism, look at this illustration, based from this illustration, the existence, yung variation of organisms explained by this illustration from the single cell or from the simple organism hanggang sa mag-exist ang complex organism. They exist at different in different variation. And
Let us also recall the term we need in genetics, the terms na kailangan natin ma-recall in learning. Sana ma-recall nila. Yes, eto na, review na tayo. Kaya lang nakapag-check na tayo na kanina na attendance. So, if you can identify, you can answer 1, 2, 3, and 4. Those, and ano, those term na applicable for each feature. So, number one, it is the basic unit of life. Ano? So, we discussed it last time about the basic unit of life. What is the term given for that? Medyo ibigay ko na yung una. So that is sige, cell. Bonus na po natin yung first. Okay. And then cell. It is a thread. From that cell, it is a thread-like structure found inside the nucleus of the cell. So ito yung cell, there is a structure. Ito the central part. Inside the nucleus, there is a thread-like structure. Ito yun. So, ano nang tawag that, to that structure found inside the nucleus of a cell? May sumagot na? Chromosome? Oo nga. Nasagutan nga nila, sir. Hindi very ko lang good. Nakita. So, John one, Wayne Prieto. Ayan. Aleya, cell. Okay, lahat po. Tama naman. And number two, nasagutan na rin nila, it's chromosome. And the chromosome. Number three, meron na ba? Meron na ba sa number 3? Okay, number 1 and 2 pa rin sila. So for number 3, the main constituent of chromosomes, it is the carrier of genetic information. So ito ay nasa chromosome. Ano naman ito? So that is in number 3. Kapag in-entangle and natin yung bawat chromosome, no, so makikita natin itong double helix structure na ito. So ano bang tawag yan sa double helix structure na yan? Na may mga base, okay, ano, pairing ng mga nucleotides, okay, niya. May nakapasok na, sir. Although may pumapasok na. Number 2, 3. Ayun. Number 3. Ayun, marami na. Princess ayun, Ventura. Ayun, marami na po. You are right. Okay. That's the answer your is DNA. DNA. Deoxyribonucleic acid. And the last one, a DNA segment that contributes to phenotype function. Pag sinabi natin phenotype, those are the express characteristic like the color of your eyes, ano na yung mga yon. So, mga saan napapaloob yung mga yan? Color of the skin, and many other characteristics. So, anong tawag dyan? Isang segment or isang portion ng DNA, ang tawag natin dyan ay... Ayun, may mga nakasagot na rin po. Good job, okay. Christian Cedric. And, okay, it's a gene. A gene. So we have a viewer din sa YouTube. Oo. So we have defined, Tutor Jules, no, ang konsepto ng genetics. Kasi today we'll be focusing on genetic engineering. So pag sinabi naman natin engineering, mga ka-ELS, by definition, it is the branch of science and technology concerned with the design, building, and use of engines, machines, and structures. Pero particularly for our discussion, no, when we talk about genetic engineering, more of mga laboratory techniques at saka mga laboratory procedures po ito ng mga ka-ELS. Ayan. So, at least you have now a background about genetics and engineering. So, let us define now what is genetic engineering. Tutor Jules, the process of changing the DNA, kumbaga, ito yung minamanipulate ng tao artificially, the DNA in living organisms to create something new. So, malalaman natin mamaya kung ano yung mga something new na yan. Okay? And it is also said that genetic engineering started since the ancient times. Ayan. So tingnan natin yung overview, Tutor Jules, no? So sa ating discussion for this afternoon, pa-next po ma'am nung ano po, unang tatlo. Ayan, para makita po nila. Ayan. So emphasize lang natin, Tutor Jules, itong unang tatlo, artificial selection or selective breeding, hybridization, and inbreeding. So these are considered the earliest forms of genetic engineering. Kumbaga, ito po yung nag-pave the way para sa maging mas modern pa yung mga genetic engineering techniques natin na nasa right side, which are we have cloning, gene splicing, gel electrophoresis, at saka recombinant DNA technology. Ayan, yung mga nasa right side, these are the ito yung mga modern genetic engineering techniques. But of course, hindi naman tayo kahantong sa mga modern kung wala tayong mga ancient practices or yung mga naunang practices natin. So let's begin, Tutor Jules, and discovering okay those practices.
So the first one is called selective breeding. So as we have shown, it's also known as the artificial selection. So ito yung ginagamit ng mga tao para ma-develop yung mga to develop new organisms with desirable characteristics. So dito pumapasok yung pagiging choosy. Ayan. So choosy in a sense na maganda naman kasi you are after nice or favorable characteristics. Ang tawag dun sa mga taong yun, breeders. Ayan, breeders select two parents that have beneficial phenotypic traits. Kasi for example, ayan, kaway-kaway sa ating mga paw parents, di ba? Right now, ang dami ng breeds ng dogs. Tutor Jules, may aso ba kayo dyan sa house nyo? Yes po. Ayan, for parent pa niya. Lima sila, oo. Ay, lima. Ang dami. Mas marami po sila sa amin. Oo, share lang natin sa ating mga ka-ILS no, sa next slide po natin na, ayan, perhaps the earliest example mga ka-ILS ng selective breeding ay yung domestic dog or yung Canis familiaris. So nag-originate daw sila sa Canis lupus, yung wild gray wolf, so yung mga lobo, ayan. So and then eventually, selectively bred or nag-undergo ng artificial selection sa pamamagitan ng mga breeders at kaya nagkaroon tayo ng mga different types or breeds ng dogs. Ayan. So yan ang example ng selective breeding sa animals. So the next po. Ayan po. Another example would be the Angus cow. So pag sinabing Angus, no, Tutor Jules, parang ang lakas makaano nito. Makasosyal. Kasi ang Angus cow, I think, is parang isang breed ng cow na very pricey siya. Kasi nga, the Angus cow is a cattle breed originating from Scotland. Tapos naiproduce tong type ng cow na ito kasi meron siyang outstanding quality and character that produce more high quality of meat. Kumbaga yung kalidad ng karne niya compared sa mga usual no the usual na binibreed or nag-reproduce na mga cow species ay mas angat o kumbaga mas develop ang kanyang quality of meat. Kaya nga pag tumitingin ako sa grocery pag may Angus na ano, 'di ba? Mga Angus beef na yan, medyo pricey kasi yung quality ng meat talaga ay maganda. Next po ay selective breeding. So sa mga mahilig mag-breed ng dogs or sa mga mahilig mag-alaga ng dogs, so bakit ba nagkaroon tayo ng gantong pahabang structure, no? So it was selectively bred para makapag-chase down ng mga badgers, mga rabbits, or other small burrow-dwelling animals by breeding the dwarf gene into the hunting dog. So pinagsama yung gene ng dwarf and then hunting. So dalawang traits na magkaiba to produce yung mas magandang trait. Of course, na-breed kasi nga nasa isang line lang siya ng ancestor kasi nga mga dogs sila. Ayan, so mutations. So based from the picture, merong then and now. So before medyo mahaba-haba pa no hanggang sa lumiit na nang lumiit yung ano nila. Mm-mm, naging sexy. Dwarf gene. Napaka-slim. Naka-adapt sa paghukay. I think may commercial ngayon na pinapalabas so naghuhukay yung aso na yan kasi nga naturally they are diggers ng soil. Sige po, next po tayo. Ayan, sa mga plants here. Naman tayo, ayan, kaway-kaway sa ating mga plantitos and plantitas at sa mga mahilig sa gulay tulad ni Sir Tony, alam nyo ba na ang cabbage, broccoli, cauliflower at saka kale, yung ginagawang salad, lakas din makasosyal nitong kale na to, no? Nanggaling lang sila, Tutor Jules, sa isang kind ng halaman. So it was selectively bred, so nag-undergo yan ng breeding, so yung wild mustard plant, dun pala siya galing, no? So and the farmers were able to create different forms of vegetables from a single source. Ito yung example naman yes. Natin ng selective breeding sa plants. Yung wild mustard plant is the ancestor of cauliflower, broccoli, cabbage, yes. Okay. Then next, ayan, we have the hybridization. When two individuals with unlike characteristics are crossed to produce the best in both organisms. So yung example dito, ito mamaya ito, yung source, ano? Source is hybrid of source, zebra, male zebra at saka female horse. Kaya sa source. And then yung purpose, bakit na breed na ganyan, yung zebra, somewhere in... Sana ba ito? Nakalimutan ko na na hybrid sila kasi ang purpose nito, yung horse nagkakasakit because of the flies. Ngayon, yung zebra,
yung zebra na to ay resistant sa disease na yon. So, okay. Nag-hybrid sila para ma-retain yung horse. So, ayan, nagkaroon ng yung hybrid species niya. Yes po. So, next. Ayan, mga nababasa natin or napapanood natin sa mga, I think, mga science fiction na mga ano, liger, ayan. Kasi naalala ko pag liger, yung mga zoids. So, liger is a hybrid naman, Tutor Jules, at ating mga ka-ILS, na a hybrid of a male lion and a female tiger. So, that's a liger, okay? Pakita po natin yung next, Tutor Jules. By the way, the characteristic of liger compared dun sa susunod mamaya, yung liger is considered as the largest member of the felines. Ito, nakapag-produce sila ng malaking ano malaking klase ng animal because they adopt the growth limiting genes ng both parents niya. Nakuha niya yung growth limiting genes kaya lumaki siya ng lumaki. Lumalaki siya talaga. Pero by the way this kind of animals, itong si tiger at saka si lion, normally hindi naman sila nagkikita, right? Yes. So it just happened, accidental lang yung mating nila, sir. Nagkaroon sila, nagmate sila because they are in captivity or nasa kulungan lang sila. So wala silang mapagpipilian, choosy pa ba, edi sila na. Kasi yung mga lions, di ba, Tutor Jules, nasa Africa yan eh. Doon talaga sila nakalagay. And then yung mga tigers naman, distributed yan sa, I think, sa Asia. So, paano sila magtatagpo? Of course, pinagtagpo sila ng ng tadhana sa pamamagitan. Naging tulay yung mga breeders natin. And yung mga breeders natin sa zoo, no? Kumbaga, pinag-breed naman ito. Hindi lang naman sa parang ano lang nila, parang gusto lang nila. Of course, part ng experimentation. Nangyari talaga. Oo, malikot na imagination. Of course, ginagamit din ito, sabi sa mga, sa nabasa ko, no? For entertainment purpose, ginagamit sa mga movies, mga ganyan, and other promotional stuff. Pero basically, ang mga tigon din at saka liger, Tutor Jules, ang disadvantage, yung mga napoproduce na offspring ay sterile. Ibig sabihin, itong mga offspring na to, hindi na sila makakapag-reproduce. Kumbaga, mag-stop na sa kanila yung, ano, yung generation. So, ganun yung ano, nag-work yung genetics nila. So, tigon, compare naman dun sa liger, is smaller than ligers. Kasi mas na-acquire niya, yung, ano niya, na-acquire niya yung growth limiting genes both parent, kaya siya so ganun din yung process na in captivity rin yung pangyayari, so hindi yun lang yan. So next is the burbank. For burbank naman, no, this one is pinag-cross naman yung cross to produce excellent flavor and resistance to certain plant diseases. So this was this happened in America. So meron tayong American horticulturist, nagpaparami ng mga plants, si Burbank. Nangyari kasi, Tutor Jules, is meron parang famine o parang pineste sila noon. Kasi minsan, 'di ba, yung patatas kapag nagtatalop tayo or binabalatan natin siya, parang minsan may mga black spots. It's caused by a certain type of fungi. So ganun yung nangyari sa kanila. And as you all know, ang US, hindi naman yan sila makanin. Kumbaga, ang pinaka-source nilang carbohydrates, tinapay at saka itong potatoes. So, ang ginawa is, hybrid itong dalawang klase ng plant na species ng potatoes. And they came up with the Burbank potato. Pero actually, sir, hindi na-identify ni Sir Luther Burbank yung paternal parent. So, yung early rose potato lang, and then hindi na na-identify based sa imagination, hindi siya naglista kung kanino niya pinartner yon. So, hindi niya na-trace. So, early rose potato lang yung na-identify niya and unknown paternal parents na yung other type of potato. And na pinagbulan itong Burbank potato. So, dyan lumalabas yung importance ng documentation. So, sa inbreeding naman, sa animals, so we have a one definition here, a technique of breeding organisms that are genetically similar to maintain desired traits found in the pure dog breed. So, within species naman to, yung tinatawag natin na inbreeding. At I think may example tayo dyan ng for inbreeding, Tutor Jules.
eto rin, yung illustration dito sa dog din, sample sa dog namin, meron kaming ano, black dog. Parang pareha sila, no? Same characteristics sila. And then yung mga anak nila, gano'n rin. So, in generation, sila-sila rin lang na-preserve yung kanilang characteristic. So, inbreeding, the Norwegian Landihan is the most inbred dog according to the research. Yun. And by the way, share ko lang, no, sa aming dog ngayon, may brown at saka black. So, nakapag-produce sila ng dalawang black at saka dalawang brown. So, pinahingi na lang yung isa kasi madami na, marami na alaga. So, bayos ang iingay na nila. So, next. So, proceed to cloning. Punta na tayo sa mga ano po, kumbaga modern na ano na po tayo, no, mga modern techniques in terms of genetic engineering. The first one would be cloning. So na-introduce na ni Tutor Jules, 'di ba, yung konsepto sa inyo ng clone, 'di ba? Genetically speaking, ito yung mga exact copy ng kanilang parent. So cloning is a technique of creating an organism that is an exact genetic copy of another. At ang naging instant celebrity niyan, 'di ba, Tutor Jules, during the 90s ay si Dolly the sheep. So sa kanya unang ano po, no, unang tinest kung possible ba tong ano cloning na to. Ayan. So it underwent yung mga cells niya, it underwent laboratory procedures. And surprisingly, ayan po, of course, nasa exploratory stage to during that time, Dolly remained alive for 6 years, functional yung heart niya, the brain at saka other organs. And I think sinubukan nila kung makakapagparami din si Dolly. And I think meron din siyang naging anak. Ayan. So hindi siya naging sterile. Kumbaga, nakakapag-reproduce siya. Sa hybrid so genetic is sterile, ito, sa cloning, nakakapag-reproduce din. Oo. And marami na rin, sinundan na rin siya ng mga maraming animals like pigs, di ba? Kasi we are aiming na baka makapag-produce tayo ng mga organs na pwedeng i-transfer naman natin or i-transplant sa mga patients na badly needed ang mga organs like the liver, the heart, ayan. So, nagkakaroon tayo ng mga cloning procedures. Okay po, that's cloning. So, let us proceed to gene splicing, Tutor Jules. A technique where DNA is cut out. So, may kinakut on the part of the DNA and put into another organism. Ayan, i-explained by this illustration. So, ito po yung process of the gene splicing. By the way, at ang sample dito ay the extraction of insulin. So if you can still remember, this is very important, ano, sa homeostasis at saka sa or regulation, yes, in the body. If you can still remember in unifying teams, ano. So what is the ano, the purpose of this insulin? Ano ba, what is the organ na nagre-release ng insulin? It's the pancreas, right? So ang insulin is used to, what is the ano, a function of this insulin in the body to control the regulate ng blood sugar level. Blood sugar. Okay. So, anong mangyayari kapag wala ng insulin? So, you need to inject insulin in the body. Lalo na yung mga may sakit ng diabetes. Yes. Ito ang ginagawa nila. So, kasama how, ano? Oh, ganun. Pero hindi pa naman ako nag-umabot sa punto, Tutor Jules, na kailangan ko mag-inject ng insulin. So, ayan, I have to take lang my meds. Control yan, disiplina sa food, na food intake. Ayan. So, okay, so less, paano ano, stress eating. Oh, ano po? So, paano na makapag-reproduce ng insulin? Human insulin. So normally, kinukuha yung insulin gene from the cell of the human, and then if na-prepare nila, na-identify nila yung insulin gene, and then normally sa the scientists, they use bacteria, pinipili nila itong ano, yes, sa medicine, ano? Yung bacteria, because of the characteristic of bacteria, can ano, they replicate and grow easily. Madali silang, yes, mag-grow, tapos madali ang dumami. And from that bacteria, kinukuha nila yung plasmid, okay, which is made up of the DNA at yung ano, one of the cause ng replication. So with this plasmid, may ginagamit silang enzyme na mababanggit later on, nasa bandang dulo ng slide, na enzyme to cut this part. Okay, and then ipapasok yung insulin gene, that is the recombinant plasmid. Kapag nailagay na yung insulin gene,
And then the plasmid, they call it recombinant plasmid. And then this recombinant plasmid, ipapasok ulit, ibabalik kay bacteria. And that is known as, they called it transgenic bacteria. That yung transgenic bacteria na yan, ilalagay nila under good condition, ilalagay sa magandang condition para sa para ma-culture or para dumami. Okay, the grow-in culture, then from this ano, from this bacteria, yung mga cultured bacteria, dyan sila mag-extract or mag-harvest ng insulin. Okay, that is an example of the gene splicing. Mm-hmm. Here, in gel electrophoresis, a technique used to compare the DNA from two or more organisms. So here, it is the separation of the DNA fragments. No? Na-experience ko to year, 2007, buntis ako kay bunso. Ayan. So, na-experience ko how to mag-separate of those fragments, DNA fragments. So in gel electrophoresis, ito yung kailangan. We need the electrophoresis tank. And dito, in this picture, ito yun. Ito yung electrophoresis tank. And then, meron kailangan ng casting tray. Here's the casting tray. Ah, by the way, yung picture dito, hindi kami naka-uniform. Nakalimutan ng teacher namin or ng professor namin na we have to bring our lab gown. Pero normally, pag nasa lab, naka-lab gown kami. Here in gel electrophoresis, ito yung casting tray. Sa tray na to, there is an agarose gel. Yung agarose gel, ito yung ito yung wala siyang kulay or colorless. And mm-hmm. then on this part, the electrode, nakakonect yung electrode, and the other part, that is a positive electrode. So negative electrode, dyan ilalagay yung DNA sample. Bakit okay. ilalagay dyan? The DNA sample, ang mga DNA sample ay negatively charged, okay? Because of the presence of phosphate sa backbone ng helical structure, the double helix structure, yung phosphate, that is negative. So, dito siya ilalagay. And then, hindi rin yung DNA, hindi rin kita, no? So, how they can identify it's colorless, kagaya rin ng, kagaya rin ng agarose gel. So, normally, nilalagyan ng dye. So, yun yung ginagawa dito on this part. Nilalagyan ng dye. And then, yung line na to, yung dye na yon once na nakarating na dito, that indicates na end na ng, yung mga DNA fragments ay na-separate na siya. From the, yung mga small to yung mga maliliit, tsaka yung mga bigger fragments, medyo na-identify na siya or napaghiwa-hiwalay na. So normally, mm-hmm. ang mga malalaking fragments nasa bandang gitna or nasa hindi gaano nakapag-move. And then smaller DNA fragments, ito yung mga nandito sa may bandang dulo. So in that way, that is the process of the separation of the DNA fragments. Okay, thank you for sharing, Tutor Jules. And I think related din kanina sa process na diniscuss ni Tutor Jules, gene splicing, no, Tutor Jules? Yung yes. Technique naman na natawag natin na recombinant DNA technology. So, from the word recombine, so anong pinagre-recombine dito? Joining together of DNA molecules from two different species. Kanina, binigay na example ni Tutor Jules would be the utilization of bacteria. So, ito pa rin, bacteria pa rin. So, gumagamit tayo ng mga vectors, meron tayong mga tinatawag na restriction enzymes para kung saan man tayo mag-cut, yung plasmid, kung siya yung mag-replicate sa mga bacteria, dun yun mag-didikit. And then eventually, this will be planted sa host organism. Ayan. So, this will be introduced to the recombinant plasmid into a cultured plant. Plant cells. And then finally, mag-regenerate yung new plant and dala-dala niya na yung existing na DNA na gusto nating paramihin or culture. Ayan. So that's recombinant DNA technology. Ayan, sinasabi ni Ma'am Jules kanina, no, yes. Restriction enzymes. Ito yung ginagamit para ma-splice, ma-connect. Diba? Ang galing ng mga enzymes. Yung paggupit. Yes, yung paggupit. Tapos yung pagdugtong is the restriction enzymes. Para sa mga glues na nagsiseal ng mga particular segments na yan ng DNA or mga genes natin.
Okay? And share lang natin bago habang naghihintay sila or habang sumasagot sila, Tutor Jules. No? So you can answer items 1 and 2 now. Ayan, mga keypad warriors. Ayan, you may answer ayan, it now. Ready na. So, reminding din natin mga ka-ELS ng Tutor Jules na yung importance ng paggamit ng gel electrophoresis, ginagamit yan sa ano eh, sa paternal DNA testing, di ba? Pinagko-compare po kasi yes, yung mga yes, kinakompare. Another application is yung sa taxonomy naman. Kapag may bagong species, para mas madaling ma-identify kung sino ancestor niya, try yes, to compare the DNA, o oh, yun, yung pinakamalapit-lapit, ayan. So, kapag nag-match, o di sila na, kumbaga related sila genetically, ayan. So, do we have answers now? McGrady, ayan. Sige po, flash na po ayan, natin. Number ayaw, one, po. So, number the science one, science of changing the DNA. In living organism to create something new is genetic engineering. Tama po lahat. So let us proceed yan, to number 2. Animals with desired traits are mated to produce offspring with those with traits. With those traits. Tandaan na, with those traits. Anong technique yan? Diniscuss ni Tutor Jules kanina. Sige, while waiting. Alright. So hindi natin makakailan ng Tutor Jules na kapag yung ano, isa to sa mga important innovations na medyo mamaya titimbangin natin yung mga benefits niya at saka risk kasi mag-identify tayo ng mga genetically modified organisms. Let's reveal the answer now for number 2. The answer is selective breeding. Selective breeding. Balubar, you're right. Okay, next. Let's try this. Next items. 3 and 4 na. Pwede nang sumagot ha. Yes, two species with unlike characteristics are crossed to produce the best in both organisms. And then number 4, breeding of organism that is genetically similar to maintain the desired traits. Ayan. So, shout out lang tayo na mabilis while waiting for their answers. Pauline is watching. Good afternoon. Alicia, Yvonne, Mark Jundry, isa sa mga suki natin. Shane Marie Nepomuceno. Good afternoon. Thank you for Sir, watching. Parang may bago. Inosloban Marawi Integrated National. SD ah, partner na po natin sila. Opo, sila Sir Jerwin po yan. Tsaka si Sir Jerwin siya ba to? Sir Andro Gabriel. Opo, sila po yan sa Inosloban. Okay ayan. So number 3, what's the answer po? Ayan, may mga sagot na sila. Hybridization. Good job. Very hybridization. Good. Galinga. Number four naman is? Hello, Amir. So, show na po natin, ma'am. A breeding of organism that is inbreeding. Number 4. Okay, that's inbreeding. Meron. Tama si Ginto yun. Ayun. Sandy's also Laika correct. Laika Kalisok. Jonet. Thank you. And the number ito, 5. Ito, tuloy natin. 5, 6, and 7. Creating an organism then, that is inbreeding. Ang sisipag nilang sumagot, ano? Talagang iniisa talaga lahat. So number 5 na tayo genetic copy anak. Of another. Actually, okay din naman yun. Para at least na napaprocess nila, hindi yung nag-guess lang. Willing to wait kami ni Tutor Jules. DNA is cut out of one organism. Ayan, cut out. In-splice. Parang hindi tayo nagmamadali ngayon. Ano? A technique used to compare DNA from two or more organisms naman. Ayan, sinabi okay, ni may sagot na po. Nakita Tony kanina. Na. So the correct answer is number for number 5, that is cloning. Cloning, right? Ayan. Yada I saw... Hashina. Correct answers already. Ayan, for number si 6. Okay. DNA is cut out of one organism and put into another organism. Ano na yun ulit for number 6? Okay, so new comments tayo. Ayun, ang habang cloning. Charles Luzon. Mula Luzon hanggang Mindanao, sir. Ayan, si Bejo, Oranio, Tosero, Salarda. Ayan, lahat. Adrian Alvarez. Nakompleto niya na, Tutor Jules. Okay, splicing daw sa 6. Tama, nakita at saka ko rin, sir. 7 daw ay gel electrophoresis. Good job, wow, Adrian. Ayan. Sige, introduce next. Na natin to, Tutor Jules, no? Para at least mag-guess pa kasi sila ng mga transgenic organisms later on. So pag sinabi natin mga genetically modified organisms or GMO, mga ka-ELS, it is an animal, a plant, or a microbe. So basically a living thing whose DNA has been altered using genetic engineering techniques.
Basically, para ma-improve, ayan, may mga examples tayo, mga food natin, mga crops like rice, tomato. We have different varieties of corn and even cotton, di ba, na genetically engineered na pala yan, to produce the best na magiging mag-benefit tayong mga tao. So, ang task po nila, Tutor Jules, ayan. So, you have to guess mga ka-ELS. So, meron na tayong clue letters dito, tapos may description pa tayo, plus may picture pa, o, di ba? Ayan, sa module kasi walang provided na picture. So this will help you talaga to identify the different organisms. Medyo bilisan lang natin ng konti ha para ma-weigh pa natin yung mga benefits at saka risk ng mga GMO. Sige nga, 1 and 2. Ayan, may mga mahabol pa. So for number 1, an apple that tastes like grapes. Ano yan? Mm-hmm. So meron siyang A, meron siyang B. Lasa. So, grapes ang lasa ng apple. Ayan, number meron na agad. Yes, ayun, you are right, okay. Alvarez. The apple, yes. Good job. Number 2, a type of cow that produces milk that contains human protein and found to be more nutritionally balanced. Ayan, so. Anong tawag naman sa number 2? Capital letter T ang simula. Ayan. Bigay na ako ng clue, ha? A-E-I-O. O, baka mahirapan sila. So, yung pangalawang word dyan, syempre, cow. Kasi ito yung main source natin ng milk. Medyo mahirap din yatang hawlaan ito. Trans. Pa yung ano, grapple. Pagaling natin. Trans. Ayun, Cassandra. Ayun, meron agad. Si Katap. Okay. Transgenic cow is the right answer. Mahusay. Let's try the next pair. Ito, interesting to. A type of cabbage that is injected with scorpion venom aimed to kill caterpillars. Okay? May notify yung genes ng scorpion venom para ang target niya po, Tutor Jules, ay yung mga ka-ELS, yung mga pests like caterpillars. Pero safe siyang kainin, of course. So, hindi tayo affected nung modification ng genes. So, sa number 4 naman, mga ka-ELS, can produce virus proteins. It's a fruit. Kita nyo dyan sa diagram, it's a fruit that can produce virus proteins against hepatitis and cholera. So paparamihin yan, kapag nagbunga itong halaman na ito, ipaprocess yung bunga para maging ano siya, oral vaccine. Oh, di ba? So ano kayang sagot sa mga transgenic? Hello, Rayna Flor from Malinta National High School under Surgeon Enguero. Hello na, sagot ka na na. Ayan, Elisa Bien, good afternoon. Tama ang correct. You are right. Okay. Venomous cabbage. Ayan, ang dami. Sunod-sunod na, sir. And then number 4. Number 4, the correct answer is your banana vaccine. So bakit pala banana, Tutor Jules? No? Kasi ang banana, madali lang daw siyang paramihin kasi it can produce asexually or sexually at maraming mga bansa ang nagpo-propagate ng banana. So I think nag-import tayo ng mga banana. So maganda yung mga quality ng banana dito sa Pilipinas. Next batch na po. Ayan. So, number 5, insulin gene is injected to bacteria to produce hormone insulin. So ano yung ginamit dyan? Anong klaseng bacteria yan? Yes. Tapos naman sa number 6, spider-enhanced milk that can produce silk stronger than steel. Okay. So, ang ginawa dito, Tutor Jules, is yung genes ng spider, a specific type of spider, in-incorporate nila sa milk ng goat. Tapos, pararamihin yun, kumbaga mag-harvest na lang dun sa gatas na pinoproduce. At wag ka ha, yung silk na yun ay sobrang tibay. Ginagamit siya as artificial, yung ginagamit sa mga na-aksidente, mga ganun. So, hindi siya birong silk lang. Kasi yung silk natin na alam natin is would be yung mga pinoproduce ng mga silk moth, di ba? Yung seda, yung ginagawang tela. Ayan. So, ayun, may sagot na, sir. Ang 5 and 6. Ayun, very good. Oo. So, for number 5, nagdi-discuss ba lang nasagutan nila ang gagawin? Yes, Caritia. At least, multitasking tayo. At least, information na sila. Tapos, you were able to get the correct answer. Hashtag okay. Mahusay nga naman talaga. Very good. So, last batch na ata, I think. Good job, ha? Nakakatuwa ang ating mga hindi viewers. Ko na nababanggit sinong mga nakakakuha. Baka iniintay okay nila. Okay lang yan. Apor, Labores, ayun, Orgino, mga Katap, dalawa na. Sinagutan na niya ng dalawa. Okay, very good. Next. Try the next batch. Ayan na. So, medyo pag hindi na nababanggit yung name or hindi na siya shoutout, huwag magtatampo kasi limited lang din yung time natin. No? So make sure naman na pag pinanood namin ni Tutor Jules yung replay, nakikita namin talaga real time yung mga pumapasok na
comments. So number 7, ito naman, produces a fluorescent protein in its fur. Ayan, glow in the dark. Saan ka ba nakita ng cat? Ay, cat, ayun pala, obvious na cat. Na glow in the dark. Tapos yung number 8, ayan, syempre, na-discuss na rin ni Tutor Jules din kanina. Hybrid ng tiger tsaka lion. Ayan, no? Bilis, okay, so. Ano nga bang purpose? Kailangan, bakit kailangan mag-produce ng fluorescent protein in its fur? Itong ano, magkaroon tayo ng ganitong klase ng cat. Normally, yung cat kasi, pag sa dilim na, sa galaan sila, no? Umiilaw yung ano, yung eye. Oh, yung kaya eyes lang usually, oo. Oh, parang nag-reflect siya. Pero I think ang gamit nito, Tutor Jules, is for research, no? Ginagamit sila for ano, for research purposes. Okay, and let's reveal the answer now. Nasagutan na pa lahat. Dalawa na. Oo, ayan, no, umulan. Number 7, tsaka number 8. Yes po, very good. Chavez, Pacifico, it's luminous cat and the hybrid of tiger and lion, liger. It's a liger. Good job. Ito, okay, ito pa, last na ito, activity na natin. Pa. Very important to, Tutor Jules, no? So, ipa-ano lang natin, emphasize lang na, bigyan natin ng emphasis, no, na there's not, for me as science teacher, no, as educators, there's nothing wrong kasi may mga tao or mga ka-ELS, may mga individuals that they are against sa procedures na ito. So parang ano daw, parang inomodify daw natin masyado, pinapangunahan daw natin si God. But actually, kapag yung mga ganitong klase ng technology tsaka innovation, Tutor Jules, I hope you will agree with me, no. Kapag ang ano naman, ang layunin or yung purpose is para sa ikabubuti ng humanity at hindi naman masisira yung planeta or hindi naman grabe yung effect niya sa nature, suportahan natin yung mga gantong procedures. But for this activity, timbangin din natin, no, may ma-identify din tayong mga risk, ano ba yung mga dapat natin tignan kapag nag-undergo tayo ng gantong processes like the genetic engineering techniques. Ayan po. So ang task nila, Tutor Jules, ay... May mga sagot na nga, sir, eh. Okay, oo. Right? The letter B. B if the statement given is a benefit. While okay. The letter R, if it is a risk from the use of genetically modified organism. In number 1, crops like potato, tomato, soybean, and rice are currently being genetically engineered to obtain new strains with better nutritional qualities and increased yield. Okay, lahat kayo tama. Siyempre, so, benefit. Para sa food security na tinatawag. Number 2, genetic engineering in food can be used to produce totally the same or identical substances, pero mas maraming protein at saka yung in terms of nutrient, mas madami siya. So obviously, that is a benefit. Ayan, may mga sumasagot na rin. Number 2 is B. Ay, tapos na yata niya 1-2. Bakit na, meron number 7 na? Ah, okay. Apo, kasi naka-show na sa screen. Natapos na. Good job. Gusto maging top 1? Okay. Number 3, positive genetic engineering deals with enhancing the positive traits in an individual like increasing longevity. Kumbaga yung, sabi ko sana shelf life sa pagkain pala yun. Lifespan, ayan. Human capacity, while negative genetic engineering deals with the suppression of negative traits tulad ng pagkakaroon ng mga tinatawag nating genetic diseases. Ayan, may procedure kasi tayong tinatawag na gene therapy na inare-repair yung mga mahihinang genes. So that is... Show the you're answer right. Na po. Tapo. Ayan, that's a benefit. And then, number 4. Number 4, Tutor Jules. Genetic engineering in food involves the alteration of genes in crops. You are right. Tignan natin. You are right, Cassandra. It's may nag-number 4 na pala. Opo. Natapos nga na nga nila, sir. Tapos na natin. While increasing the immunity to increase in plants, the resistance genes maybe get transferred to the harmful pathogens. That is also... A risk. Okay, dapat so number 6 bantayan, natapos no? na. Oh, ayun. Si Madayod din, natapos niya na rin, sir. Ganun din si Katap. Okay, proceed na. Genetic engineering can hamper the diversity in organism. Risk pa rin. Okay, correct. Risk. And then, parang ang dali ng lesson natin, parang lahat puro tama. The genetic modification of foods can be used in increase their medicinal value, thus making edible vaccines available. It's benefit. Yeah, oral vaccines na sinasabi natin kanina. So that's a benefit. So yun na, i-weigh lang natin yung mga risk at saka factor. And of course, sana mas ma-highlight yung mga benefits sa mga future inventors natin dyan, mga ka-ELS. So no, ano baka malay natin, di ba? Because of this, ma-inspire kayong mag-take ng science courses in the future. So walang pipigil sa inyo, support kami ni Tutor Jules dyan. Alright, next segment na po tayo. Ayan, screenshot na po ito mga anak. In your opinion, is creating or altering genes of an organism a form of blasphemy to the creator, yung tinatawag natin na si God, and why?
Ayan. So you can send your answers sa ating Facebook page, ETUlay ELS, with Tutor Tony and Tutor Jules. At meron lang i-mention si Tutor Jules na bagong rule para at least, ano po yung, ano, may deadline na po ba tayo, Tutor Jules, for this? Kasi may mga humahabol. Oo nga, hindi ko na sinisilip yung kanina. Hindi ko na sinisilip yung kanina lang nagpasa. Sorry mga anak, at saka yung nakaraan. Hindi, sabi siguro, so, hindi man lang ino-open. Mga anak, Saturday morning siguro. Oo, yun na pinaka-last na siguro yun, no? Nakapag-research naman na kayo. And you can make, you have already made your own essay or material for this, ha? So make sure na kahit ano, medyo mali ang grammar, tutulungan namin kayo dyan na may correct yan. Basta mahalaga, 100% unique yan, diba? So we can read references online, pero sana matranslate natin yan into our own versions. Yun. Yes. At nakita ko rin, sir, nag-check sila na Grammarly check na rin nila. Kaya lang, yung sequence ng pre-nisan. Sinend din sa inyo. Opo. Oh, very good. Ang galing-galing na mga. And congratulations sa ating may feature this week. Cassandra again. Grabe. Kinareer na ni Cassandra. Congratulations to you. Integrated High School Lipa City under Ma'am Sherilyn Lat. Siya kasi post yung muna, pero may mga sumunod na. Okay po, post sir. Na lang po natin yung answer niya sa ating Facebook page. And then, congratulations to mahusay answer din. Pati to, yung screenshot niya sa kanyang, ano, sa Tagilism Checker. Hi, Diane. I know she's watching right now. Napakasipag nito. Hello, Diane. Ang ganda. Para silang maganda, syempre. Diane Joy D. Madayag of Grade 12 Pearl, Tumawini National High School, Isabela, under Ma'am Joan Magallion. Thank you. Proud na proud ng mga teachers nila sa kanila. Yes po. Alright. So, for our hashtag Be Inspired, Be Blessed, no, basahin lang natin ang quote ni Aidan Kin, an Irish-American actor. Ang sabi niya, Tutor Jules, genetics play a huge part in who we are, of course. Kung ano yung nasa genes natin, magre-reflect yan phenotypically, di ba? But, by human nature, we also have free will. Ano ba ang take mo dito, Tutor Jules? Pag sinabi natin free will, we have? In your own, like skills or talent, pwede ma-develop yan. Hindi pwedeng sabihin mo, hindi kasi sila marunong or wala sa ano ninyo, wala sa genes ninyo. Wala sa genes mo? No. It can be developed. Kagaya ng anak ko, hindi naman ako na tumutugtog ng organ, pero sa pagpuprosige sa kanya, pagpupus na, develop. Yes. Oo, na-develop. So, sa mga ating mga ka-ELS, no? So you can, of course, develop your talents, the skills na binigay, malay mo. Hindi nyo pa na-discover, magaling ka sa isang bagay. You can always develop that. And pag sinabi natin free will, we always have a choice. Ayan, life decision skills, di ba? Paggagawa ng mga decision sa buhay. Unti-unti, matututunan niya yan as you go along with your studies sa senior high school, sa college, hanggang maging mga professionals na kayo in the future. Ayan! These are our references. And don't forget to support our team mahusay senior high school science and tech first semester. Mm-hmm. And your feedback nandun din sa ating Facebook. Scan ang QR code at saka ang punta na sa link para sa inyong mga feedback and messages. Ayan, so maraming salamat, no? Grabe, Tutor Jules, nagto 200 live viewers tayo na bihira, no? Natin may experience before, naka 100 plus lang tayo. Ngayon 200 plus na. So maraming salamat sa suporta. Sunod na po sa amin ni Tutor Jules ang mga subjects na media and information literacy at saka general biology 1. So maraming salamat. I hope you were inspired, na enlightened kayo about genetic engineering. So next week, another topic, interesting topic ang i-discuss namin sa inyo ni Tutor Jules. Once again, this is Tutor Tony saying goodbye. God bless. And Tutor Jules, bye-bye. Kita-kits next week. Paalam, bye-bye. Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan?
I-share na yan gamit ang hashtag ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!